Yun, may customer tayo ngayon na Hyundai Accent, Hyundai Getz 2007 automatic transmission. Ayan. So, umilaw yung check engine. Umilaw lahat sa dashboard kasi inon pa lang natin. Iskanin natin mga sir. Ang concern ng customer, nangangarag pagka nagbukas tayo ng aircon. So, tingnan natin. Iskan muna bago natin ito troubleshoot. Yan. General Hyundai Getz. Right? Sana magpakita yung sakit. 2007. Come. Health report. Right. Okay, so may fault code siya, isa, dalawa. May dalawang fault codes. Yan. Ma'am, 1. Anong ano nito? Makina. 1.4. So ito ay 1.4. Ngayon, sa in-scan pa lang natin, ang scan niya mga sir, ito po ang lumabas. Sa engine, meron siyang problema. Sa engine, tatlo. Tapos, isa sa transmission. Alright. Okay, so ano kaya to? Year 2007, you know? Scanning pa lang. Tingnan natin kung anong problema nito. Bakit nagkaganito? At hindi pa natin napaandar. Maya-maya papaandarin natin. Nasa 70 yan, no? Fault code, apat na. Isang engine, dalawa, tatlo, pang-apat yung transmission. So, reading pa lang yan. So, dito, galing na pala to sa kilalang talyer. Right? So, hindi na lang tayo mag-mention. So, ganun pa rin yung problema. Sa engine, meron siyang idle air control system, RPM higher than expected. Meron siyang idle air control higher than expected. Dalawa. Tapos, idle air control higher than expected. So, tatlo. So, lahat naman, iisa lang yan. Pero, tatlo na reading niya dito. Hindi ko alam bakit. Tapos, sa transmission control, meron din siyang P0507. Idle control system, RPM higher than expected. Alright. So, pagkakaalam ko dito, so, kung i-dissect natin to, ibig niya sabihin, mataas daw yung idle niya. Mataas yung idle niya kaysa sa, inaasahan. Dapat hindi dapat mababa ang idling niya. Hindi dapat mataas ang idling niya sa normal na idling. Yun ang nangyari. Yun ang ibig niya sabihin, no? Idle air control system, RPM, higher than expected. Okay? So, tingin ko, in-adjust yung kable na nito. Nag-adjust na to ng kable, siguro nag-tune up na to ng, hindi ko lang alam. Tapos siguro, yung TPS, baka inikot, hindi lang natin alam. Okay? So, paandarin ko muna. At i-reading ko yung idling nito, malalaman ko naman dyan kung anong nangyari. Okay? Yung idling dyan, sa dashboard, at yung idling natin dito sa system. Wala tayong buburahin. Okay? Pero may apat siyang code. So, system selection tayo. Idling. Dito muna tayo sa transmission. Tingnan ko muna transmission kung gumagana siya lahat. Read. Data stream. Alright. So, start tayo. Okay, naka-park. Start. Tumaas po ng mga medyo mataas. Dapat nasa 1.5 or 1.2 lang to. Tapos, pag mainit, bababa siya ng 650. 750. Pero yung 10 lang natin, kasi tumaas naman siya ng 2,000. Yung idling niya dito is nasa 1,100. Pero yung idling niya dito is nasa 1,000. Ayun o. Naka 1,000 siya, pero dyan mga 1,050. Dito, nasa 1,030.28. Yan, medyo kapiraso lang. Dito naman sa baba, speed sensor, gumagana naman. Lahat ng system, naka-zero. Pulse control valve, naka-zero. Pero hindi ko pa to alam, ha. Ano pa lang to? Umpisa ko pa lang trinobleshoot. Right? Naka-zero lahat. Throttle position, duty, vehicle speed. Okay, yung vehicle speed pag tumakbo. Pero dapat, ito good, may 1,000 siya, may on,
dapat ito meron na to, tingin ko. Tapos ito dapat pareho uniform yan. Pulse generator output dapat, tingnan natin, gusto ko i-reverse. So ang concern dito, nangangarag pag nagbukas ng aircon, kakakakak, gumaganyan. Sa ganong sintomas, ignition coil lang dapat. Pero tingnan natin ngayon, baka kung may iba pang problema. Naka-off pa yung aircon. 1,000, papainitin pa natin. Mataas masyado yung idling. Ayan na. Naka 1,000, dito nasa 950. Ngayon, reverse natin habang cold start pa siya. Reverse natin. Good naman. Pero dito, wala akong nakitang reading. Wala, oh. Neutral. Sa neutral natin, mga sir, wala akong nakitang reading. Wala akong nakita. Drive natin. Smooth. Naka 1. Okay. Wala na. 2. Wala, wala. Low gear. Wala, wala. Wala, 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 wala. Alright. Okay. So, reverse. Wala din ako nakita. Park natin. Uy, nakaamoy lang ng paa. Tumaas ng... Ayan. Yung idling niya is nasa 950 yan. Dito nasa 900. Ayan na. Para may lumalagutok dun sa harapan. Buksan natin yung aircon. Buksan ko yung aircon. Aircon. Bukas ang aircon. Isa lang. Yan, naka aircon. Ayos naman. Rev nga natin. Konting amoy lang, oh. Bagay, bagay ito talaga. Tanggalin natin ang aircon. Off tayo ng aircon. Good naman yung idling. 950. Dito, 800 na lang siya. Painitin natin. May mainit na, nawala na yung coal indicator. Reverse ulit natin. Naka handbrake. Reverse. Ayaw. Next, naka-reverse. Wala, ayaw. Ayaw mahon, sige subukan natin i-drive. Neutral. Drive. Zero lahat. Zero lahat, okay, meron naman pala. May one. So pakaan bitawan natin. Kung kaya niyang itulak na naka-handbrake tayo. Yan. Oh, malakas. Oh, malakas. Reverse. Park. Bakit ganun? Pag nandito siya. Okay. Taas. Ayun oh. Kado na sa park siya oh. Yung idling niya tumataas. Tagal bumaba oh. Four, five.
Taas, parang 1,000 pa. Mataas yung idling. Okay, tingnan nga natin doon sa harapan. Pero sa tak... Ayun, so... Sino kasama mo? Kailan mo si... 1,000 yung idling natin. Kanina pa umaandar. Tingnan ko lang yung kable. Tingnan ko muna yung harapan. Yun, ha? Naka-muffler to, no? Naka-muffler? Malakas si Bogo. Mukhang okay naman, pero mukhang mabilis. Masyadong mabilis yung RPM dito. Siguro yung kable tinasan. Ayun, no? Dapat, ano lang to, libre to. Okay. Okay. Wala siyang ano eh. Wala siyang pinakitang code maliban lang sa setting. Namamatayan. Pero mataas naman, no? Taas masyado. Matagal bumaba to. Buksan niyo po aircon. Nakapatay aircon yan. Yan, bukas. Oh, lats. Parang talo siya pag naka-aircon. Gumanda yung idling niya. Bukas na aircon yan. Subukan natin to tanggalin. Baka mamatay ito. Lakas, ha? Tumas yung idling. Okay. Patayin mo yung aircon. Off nyo na, ma'am. Off nyo, susi. So, tingnan natin to. Tapos, adjust ko lang to ulit. Tapos, tingnan natin yung mga hose. Dito, sir. Yung nililinis sila sa loob. IACB. ICB ba yun? Basta may ganun, sir, eh. Balik natin to. Malinis yun. Yan. Tama, ganun. Tiyaro yun, sinabi nyo sa akin, sa terasan talaga nila yan. Oo. Tataasan talaga nila to. Dun sa isa, ha? Yung isa na pa-realign ako. Ano bang tawag din dun, sir? Auto, ano rin siya eh. Bakit? Kasi sir, yung ano ko, yung yan, dito. Okay, wheels yan. Ko, may naririnig ako kapag ano, kapag, ito rin yung tatakbo yan sir, alibaw ko din ngayon, huwag bagong bukas mo. Pag tumakbo ko niya, tapos nagbe-break ako, sumisipot. Okay. Pero pag mainit naman na siya, wala na. Okay, so binabaan ko muna. Babaan muna natin, ha. Tapos buksan natin to. So tanggalin muna natin to, mga sir. Okay, so natanggal na natin. Okay. So wala naman siyang ito lang. Okay. Ayan, dito mga sir, napakadumi na. Ayan. So baklasin natin 'to. Ayan na. Hindi na maganda takbo nito. Tingin ko. Hindi na maganda takbo. Ito, ginalaw pa nila to, hindi na. Ito. Yes. Ito. Yes. Binuksan nila yan din, sir. Eh. Binuksan? Oh, yes. Ah. Eh, sir, nung mayroong ansa. Mhm. Sana hindi nila to ginalaw. Yan ang dito yan, sir. Alam kasi dun sa nag-tune up niyan. Hindi okay. Ka pwedeng lumapit eh. Okay. Kailangan ko ng basahan. Tapos so, tingnan natin kasi baka yung coil may mga putol na wire. Okay. Sir, Okay, so tinanggal na natin. Tapos ito, nalinis na rin daw yan. Throttle body, intake manifold. Hindi natin pakialaman yan.
So, babasahan ko lang yan mamaya kung ano reading yan. Dapat may 12 volts, ground, tsaka sensor. Yan. Tapos, ito na yung isa. Yan. Ito katindi yung nakuha natin dumi. Oh. Sa loob ng 2007 hanggang ngayon. Sa kanya yan, solid. Dumi niya yan. Ayan. Walang, ano yan, walang halo yan. Walang halong buhangin. Sa kanya ko lahat nakuha yan. Alright, yan o. Oh. Tindi ng dumi. Yan. So, nilinis ko yung kanyang yung nakakabit dito. So, ibabalik natin. Tapos, naka-adjust na ako ng idle. Tingnan ko, baka pinihit yung tornilyo dun sa likod. Makikita natin yung mamaya. Yung mga sir, sukatan muna natin to. Yan, ito sa ohms. Yung una natin gamitin, yung Sanwa. Okay? Tingnan natin kung gumagana to. Kadalasan ito, gitna. Positive eh. Yan, Sanwa. Ito muna. Tingnan natin ang rating niya, mga sir. Yan. Okay, nagbibilang. Nagbibilang. Alright, 12.4. Yan, okay. Dito sa kabila, gitna, gilid. Sensor ang kabila, hindi kasama yan. Gitna lang, tsaka gilid. Yan, nagbibilang. 0, 3, 3, 5, 8, 10, 12. 12.4. Gamitin natin itong isa, yung Pro IDM61. Okay, gitna. Tingnan nyo kung sino mabilis magbasa. Yan, gitna. Positive. Tapos yung gilid, sensor ground, yan. Ayan, isang pitikan lang. 12.3. Okay, kabila. Kabila naman yan. To tusok. Reading natin. Tingnan nyo. Isang pitik lang. Ayan, reading agad siya. Napakabilis magbasa. Ang Sanwa, maghihintay ka pa. Okay, so good siya. Kakabit na natin. Right, tapos subukan na natin mga sir. Okay, so dahil dumadagundong to yung sasakyan ni ma'am, naka-tune up na to bago yung hose, dapat isa, ito isa sa mga problema to pag dumadagundong, pagka siya ay hindi nakasaksak. Pero sabi ni ma'am, pag umiinit na daw, ibig sabihin, pagka working condition na, malayo na. So pag umiinit na parte na, ignition coil na yan tatamaan, spark plug, ignition coil, relay, yan yung mga gumagana pag mainit na. Okay, kung malamig kasi, hindi mapapansin dahil mataas ang idle pag malamig. Basahan muna natin to mga sir kung gumagana. Okay, on natin to isa. Mm-hmm. Tapos on natin yung isa. Uh-huh. Tapos may isa pa tayo. Kukuha na natin yung sensor nito at yung 12 volts. On mo yung susi, ma'am. Ayun mga sir, naka-on na. So kukunin natin dito yung positive. So trigger muna natin to kaagad. Yan, saan yung 12 volts? O 5 volts. At yung gilid. So... yun mga sir, so tinusukan ko na yung pinakagilid yan. Okay, tingnan natin kung positive o negative yan. Dito, naka-volt ako pero ang reading ko rito, kung hindi 12 volts, signal, sensor. Tusukin natin. Yan, meron siyang 3.7. Signal siya mga sir, 3.7 volts. Ayan, signal yung pinakagilid. Alright, gumagana yung signal. Tapos, testing natin tong isa. Ayan, naka-volts. Ayan, dito natin. Ayan. Dito naman mga sir, ang reading natin is 0.5. Alright, magkaiba. Dito naman sa kabila. Dito. Ang reading naman natin dyan is, okay, good reading tayo dyan. Yung gitna naman, basahan natin. Ayan. Lipat naman natin sa gitna, yung pin. Ayan, lipat natin sa gitna. Anong reading? Sa gitna is 12.7. 12 volts yung gitna. Lipat natin dito. Yan. 12 volts. Yan. 12 volts siya. Power supply. So, gamitin natin to. Kung sakto. 12 volts. Tagal. Nagmi-millivolts. Ang tagal mo. Ay, hindi nakakapit yung ground pala. Ayan naman pala. Ayan, naka-ground. Di pala naka-ground. Ayan, ayan. Okay, naka-ground. 12.4, sakto. 12.4. Sa kabila, basahan natin. Hindi kasi naayos. Ayan. 12.36. Ayan, gumagalaw lang siya. Pero ang reading niya is permis. 12.35, 36. Alright. So ito namang isa. Good ground. Ayan. 12.35. Alright. Okay.
So, ground na lang ang kulang. Yung pinakagilid, tingnan natin. So, yung pinakagilid, naka-sensor din siya. Ayan, 3.7. Yung pinakagilid noon, sensor din. Pinakagilid nito, sensor din. Okay, kasi high end low naman to. Alright? So, okay. So, yung isa, dito, 1.4 ang reading niya. Can low, can high yung isa. Yung isa, yung reading nito, yan, 1.4, parehas lang sila. Tapos yung isa, can high niya yun. Okay, salpak natin itong motor. Ngayon, naka-off na, simulate naman natin to, kung gumagana. Saksak muna natin, yan, nakaganyan. Yan, dyan ka muna. Saksak muna natin, naka-off na daw, sabi ni madam. Dahan-dahan lang muna. Hindi ko ina ko, bilang boom! Oo. Sasabog, no? Wala, sa'yo naman to eh. Ayan. Salpak muna natin yung pinaka-sensor niya. Ayan. Bakit ayaw? Ayan. Right, nakaganyan naman to. Di ganyan ang position niya. Ngayon, tingnan natin kung gumagana dito. Right? So, on mo ma'am, susi. Diyan ka lang ha. Sige, on. Ayun, gumana. Off. Off. Off mo. On. Ayun, gumana. Off. On. Ayun, gumana siya. Okay? So, balik natin dito. Paandar tayo. Yun mga sir. So, salpak muna natin to. Ayan. Okay. Salpak muna natin. Alright. 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 Lock natin. Ayan. Lock lang. Simpleng lock. Aha. Isa. Sana mababa idling nito, hindi mataas. Pag mataas ang idling nito, hindi ko alam kung saan ang galing. Ayan. So, okay. Kabila. Alright. Kabila ulit. Alright. Ngayon, saksak natin yung hose. Start tayo. Tama, ano ko yung disaster? Okay. Papalitan ng di oras. Aray. Ito lang ako hanggang dito lang, sir. Ganito. Okay. Sexy. Ah, okay. Singapore lang. Alright. Start natin. Tingnan natin kung anong mangyayari nito pag i-start. On. Uy, nawala. Mainit pa yun, sir. Ah, okay. Pagka nawala siya, no? Pag wala na yung blue, ibig sabihin mainit yun siya. Kanina yung blue nandyan, no? Oo, oh, right. Kasi talagang ilang days na hindi nakaano eh. Start tayo. Yung idling natin kanina nasa 1,000, baka ngayon nasa 1,200 na to. Start. Unang start natin kanina, pumalo ng 1,800, tapos bumaba, tumutok sa 1,100. Start tayo ngayon. Hanggang 1,500 lang, tapos bumaba. Bumaba, 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 na bumaba pa. Bababa pa, bumaba ka pa, may baba ka. So, wala na siya ibababa. Tutok na siya dyan. Okay. Rev natin ng kaunti lang. Nabawasan na. Hindi na siya ganong aggressive pagka inapakan. Ayan. Ngayon, reverse natin. Okay lang. Okay lang. Neutral. Drive. Okay lang. Two. Low. So, bukas kami ng aircon. Sana walang dagundong. Ayan. On aircon. Aircon. Ayos naman. Wala naman akong narinig na dagundong.
kailangan patakbuhin namin para umikot yung ano, umikot yung tawag nito. Lahat, langis, prion. Ayan, sakto lang yung idling. Tingnan ko muna si scanner. Alright, so nag-scan ako ulit mga sir. Nakabukas ang aircon. So hindi naman siya dumadagundong. So kung dumadung o kung nag ano yon, nangangatal, ignition coil o spark plug o hangin. Okay? So nag-scan ako ulit, nagbunot kasi ako ng equator, ito ang lumabas. So okay lang 'yan. Tanggalin ko muna, delete ko muna 'to. Clear muna natin 'to mga sir. Right, clear DTC. Pagka ito bumalik, may problema pa rin tayo doon sa harapan. Okay, sa makina. Pagka ito hindi na bumalik, solve na natin yung problema. So, kailangan din natin patakbuhin. Sana walang ginalaw dun sa throttle body. Mukhang may... Oo. Parang binuksan sila dyan dati. Pero sure sila. Parang may ginalaw kasi tumaas yung idling eh. Normal. So, normal na siya lahat. Start tayo. One four lang yung taas niya. Tapos, yan lang siya. Yan. Pag bumaba, ganyan. Okay. Gusto ko makita yung nangangarag siya. Patakbo kami ngayon. Pag nag-aircon, dito tayo sa transmission. Read data stream. Okay. On natin yung aircon. Yan. Cambio tayo. Park. So, test drive muna kami. Ayun mga sir, kanina ko pa pinandar to. Naka-aircon siya. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, patayin ko muna aircon. Ayan. Naka-off. So, mataas ang AC. Ayan. Tapos, bagsak siya, mataas ang idling. Off natin aircon. Ayan. I-adjust ko muna yan. Itama ko muna yung idling na yan. Kasi tumaas siya. Ilalagay ko muna sa 800 yung tamang idling niya. Mainit na po yan. Pihitin lang natin kasi in-adjust yata nila yung throttle body. So, ayun mga sir. In-adjust muna natin yan, yun. Yan, kasi in-adjust nila yan, oh. Sa ilalim na yun. Yan, sa throttle body. In-adjust nila yan. Ayan, bumaba na yung idling. So, ito lang ginamit ko pang pihit. Doon sa ilalim. Sa throttle body, kaya ito nag-advance. Yan. Right? Ngayon, itong ikot ng belt na yan, mahina na yan. Hindi siya kaanong mabilis. Tapos yung andar ng makina, sakto na. Hindi pa naka-aircon yan. Tingnan natin kung naka-aircon. Yan po, hindi siya naka-aircon. Yan po yung idling niya. Okay? Ngayon, buksan natin ang aircon. Ayan. On natin AC niya. Kanina, nasa 1-1 yan. Naka-on AC. Lagay natin sa 1. Ayan. Okay, bumaba bahagya. Tapos bumalik. Ayan. Tapos ito natin. 3. Permis, walang galaw. Ayan o. Nakagitna lang. Pwede pa natin itaas yan. Off natin. Yan. Yan, tingnan nyo AC, off natin. Yan o. Off. Pag in-off natin, hindi naman siya umakyat, hindi rin siya tumaas. Okay, hindi rin siya bumaba, sakto lang. On natin. Yan. Pag in-off natin, 3. Yan, dumadagundong pero bumabalik din siya pataas. Okay? So, off natin. So, testing tayo, takbo. Off. Nakagitna lang yung idling niya. Okay? Yan mga sir, na isalpak na natin ulit, na ibalik ko na. Pero hindi ko muna hinigpitan yung tornilyo. Lahat binalik ko na. Yung idling yan, kung matandaan nyo, mahinang mahina na siya. Pwede pa nating taasan yan, pero hindi ko muna tataasan. Tatakbo muna kami. Yung belt, mahina na yung ikot eh, no? May seconds na siya na yung puti nagpapakita. Tapos sa dashboard, siyempre kailangan natin makita yun. Ito ay Hyundai Getz 2007. Yan.
sa dashboard. Yan yung idling niya mga sir. Permis. Alright. Tapos wala pa tayong aircon. So, basahin natin dito kung ano yung idling niya. 700. Ayan. 725. Ayan. 728 yung idling niya. Alright. So, pero dito ang baba na ano. Sakto 700. Takbo kami. Testing namin. Okay. Galing ako doon mabilis. Yeah, kailangan ni sir. Drive. Oh, okay lang sige. Yan yung idling natin, di pa rin bumaba, no. Nasa so, ano to sir? Tingin ko nasa 700. 700 siya. Ayun no. Ah, nasa 600 na lang kasi nagano ka na gear. Pumasok ka ng gear. Tara, sige. Tabi, tabi. Di ako bumukas ng aircon, sir. No. Wag muna. Alright, so tatakbo kami. Okay, good reading naman pala. So mababa pa rin yung idling namin yan. Binabaan ko talaga kanina, naka 1-1. Tapos pag binuksan mo yung aircon, bumabagsak siya ng 700. Tingnan lang namin kung nandun pa rin yung problema ni ma'am. Okay. Yung medyo magandang daan, pwede tayo. Right, yung takbo namin ngayon is okay. Naka second gear, ayan. Tapos naka 20 sakto. Tapos yung RPM namin nasa naglalaro sa 1,000-1,500. Ayan. So sa reading ko okay pa siya. Ayan. So, hindi pa kami naka-aircon nito. Yan, ang napansin ko sa transmission, hindi siya gumagana. Wala siyang reading sa torque converter clutch duty, solenoid duty. Tapos sa kanyang pressure valve, walang reading. Okay, naka number 2. One, four, sakto lang. Naka second gear. 1.5. Approaching na kami sa third gear. Yun, okay. Approaching sa third gear. Yun, nag-third gear. Okay. Smooth. Ayos, lahat. Fourth gear na lang kulang. Makukuha na yan. Hanggang... ayan, sakto lang, 1.5. So kailangan namin ng konting mabilis yung doon sa ano. Ayos, wala siyang ano. Pumapasok lahat ng gear, taka smooth yung idling. Lance ko siya. Nag-networking din ako eh. Ah, ganun. Oh. Ayan, naka third gear tayo ha. Sige, yung mahaba. Naka third gear, alright, sakto naman yung baba niya. Tapos sakto yung idling, RPM. Isang magandang banat dyan hanggang 60 para makuha natin yung fourth gear. Okay, sige. Hyundai Getz test drive. Right, naka third gear kami. Yan, papasok siya ng fourth gear. Sige pa, apak pa. 2.5 siguro yan bago mag fourth gear. Yun, kulang pa. Sakto, smooth yung takbo. Ayos, ngayon. Sige lang. Sige lang, sige lang. 2.5 yan eh. Yun, smooth. Smooth naman. Matulin. Sakto. Yun. Fourth gear. Ayan, naka fourth gear na kami. So ngayon, pagbalik, pagaganahin naman namin yung aircon. Kasi okay yung nakita ko. Pwede tayong tumigil banda roon, magbukas tayo ng aircon. Parang hindi umaandar, oh. Parang hindi tumatakbo. Ayan na. Okay. Dito, magbubukas naman kami ng aircon. Open. Alright? Okay. Sara natin bintana. Sara mo bintana. Yan sir. Isa sa lang sir. Sige. Ako lang. Okay. Ngayon, patayin mo. Sige, okay lang. Kahit naka-hazard. Tingnan mo yung ano ha, yung bagsak ng aircon. Buksan mo yung aircon, ma'am. Okay.
Sige. Pala. Ay, bumukas na yan? Hmm. Bubuksan ko, sir, ha? Sige, buksan mo. Para hindi ko naramdaman. Aha. Uh-huh. One. Walang galaw. Hindi gumalaw. Hmm, hindi gumalaw. Teka lang. Park mo pala muna. Hindi pala na siya nakapark. Yan. Bitawan ayan, mo yung gumalaw. Ano. Bitawan mo yung paa. Yan. Gumalaw. Walang galaw. Okay? Off ko ulit, sir. Sige, off mo. Aha. Uh-huh. Hindi siya bumaba, ha? Hindi tumaas. Uh-huh. Nang 1,000. On mong aircon. 1. Bumaba. Sige, yan mo lang. Yan. Bumalik. Okay? Tapos, sige, dos mo. Dito sa aircon. 3. Okay. So, nakatodo na kami niyan. Walang galaw. Permis. Okay? So, pagka ipasok mo kasi ito ng reverse drive 2L, bababa yan kasi manghihingi yung transmission. Depende na yun sa'yo kung gusto mong taasan natin ng bahagya or yan na yung gusto mo. Ngayon, pagka medyo mababa aircon, nakadrive tayo, pag apa ka ng preno, mangangarag konti yan. Apa ka ng preno? May ngarag konti, di ba? May medyo galaw. Bitawan mo. Pero hindi ito umabot dito. Makina lang, okay lang yon. Kasi bababa ang hangin yan. Bitawan mo preno. Apak preno. Bitaw preno. Walang galaw. Okay. Good yan. Sinyalis na good. Pasok mo sa drive. Tara. Drive. Huwag mo na itakbo. Hindi bumagsak. Hindi bumagsak, di ba? Nakaapak ka ng preno. Hindi bumagsak. Kaunti. Kaunti lang. Takbo tayo. Good? Uh-huh. Okay. Walang galaw, ha? Yan. Kahit magtutukan tayo niyan ngayon sa traffic, yan yung mamamatayan ka, yung sinabi mo kanina. Di ba? O, sige, ikot tayo mga 100 times. Paiikotin namin. Naka first gear kami, pero dito sa pressure bay, hindi ko ano bakit hindi siya nagre-reading. Sa transmission, hindi siya nagre-reading. So may 1, alright, good shifting, pumasok. Uh-huh. 1.5 lang, naglalaro sa 1.5. Naka third gear. Yes, pumasok na siya ng third gear. Good shifting pa rin, nasa 1.5 kami. Sige, bigyan mo yung magandang takbo, wag mong bibihin. Wag mo i-baby kasi walwal mo para malaman natin. Oh, sige. Yun, ganda, yun dapat. Oh. Sige, wag mong i-baby yan. Walwalin mo. Yan. Oh, tingnan mo. Tapos, sige lang, takbo lang, oh. Okay, so, fourth gear. Oh, shit, pasok. Ng fourth gear, ang RPM namin is nasa 1.7, naglalaro lang, okay. Tapos, biglang preno, biglang tigil, kasi minsan, pagka-traffic, yun, biglang bagal, bagal-bagal man. Pwede yung bagal-bagalan mo, subukan mo kung bumabagsak. Pero sa ano ko, assessment ko, parang hindi na siya ganun eh. Mainit na yan. Init na yan, sir. Mainit na yan. Basta, pero ang ano ko niyan, sir, na mamaya. Pag ano? Sige. Kahit. Dahil naka-pull ano tayo. Naka-pull aircon. Full aircon tayo. Anong mangyayari? Full aircon tayo niyan, sir. Tapos biglang mag-ano ko. Mag? Mag-stop ako na. Tapos yung parang kajit-kajit lang na. Sige. Gusto kong makita yon. Gawin mo. Oo. Gusto ko makita yon, gawin mo. Alright. Uh-huh. Umikot ka na, umikot. So, ikot lang kami ng ikot kasi gusto ni ma'am lalabas yung ano, sinasabi niya na kumakadyot-kadyot daw. Sige lang. Tapos dumadagundong. Gusto ko rin makita yon. So, ngayon, working good condition pa kami. Nasa third. Alright. Pagka ganito daw, yung tumitigil. Oh, hazard. So, may stuck daw si ma'am. Mararamdaman mo bumabagsak to eh kasi bababa yung idling na yan eh. Bumababa yan, di ba? Hmm. Tapos dahan-dahan bababa, no? Tapos mangangarag. Sige, sige lang. Okay, so kunyari, simulation na traffic daw kami. Yes. Sa EDSA. Sige lang. Okay. Naka-aircon todo, naka-3. Hindi namin nilagay sa 4. Tapos, yan. Okay? Yan. Hihintayin niyo, ma'am, yung nangangarag. Matutulog muna ako. Kahit magtimpla pa ako ng kape. Dato na ba na kayong
kami, sir. Oo. Oh, pwede pa ako magtimpla ng kape rito. Iikot ka pa. Sige na. Yan eh. Oh, yan. Sige. Tinitesting ni ma'am. Tinitigil. Yung idling namin, walang galaw. Ayun, nandiyan pa rin. Okay? Sige lang. Sige. Pagalawin mo. Pagalawin. Sige. O ano? Mag-moment mo na tayo, sir. O, sige lang. Pagsawa ka dyan. Pagsawaan mo muna. Ang lamig. Sige. Kung saan kasi yung ano problema na nararamdaman mo, pupukusan natin yun. Yun ang madalas talaga sa akin yan. Mm-hmm. Yan, katulad niya. So, yan. Sige. Tigil tayo na matagal dito. Nakatigil kami. Naka-full aircon. Naka-engage kami. Ano? Lapit na ito. Yan. Tindi na ito. Naka-engage. Naka-full aircon. Naka-preno. Sige. Sakalin natin yung makina. Yung mahihirapan siya ng todo. Wala nang ano yan. Yung hangin yan, bawas na dahil nakaapak ng preno. Mabigat na yung makina kasi nakapasok na sa gear. Tapos, yan o. Naka-aircon pa kami. May alternator pa yan. May hazard pa. Hihintayin daw ni ma'am na lalabas yung problema. Yung talagang ano. Babagsak yan eh. Yung idling na yan. Bumabagsak yan pagka nangarag ka. Pag nakita kong nakaganyan eh, sa from 1,000 yan. Oo. Pag nakita kong gumaganyan na yun sa tasalaram na ko, oh, yan. Ang ginagawa ko yun talaga, off aircon na. Kahit nandito pa lang yan, sir, tapos one lang yan. Kino-off aircon ko yan. Sige, hintayin natin. Kasi takot nga ako mawala ng ano, na traffic. Ano, ikot mo na ulit? Ikot, oh, ikaw, bahala ka. Sige. Ikot ulit kami kasi nawala daw yung garag. Balik ulit kami. Tapos mamaya, ibabalik ko yung garag. Subukan natin yung reverse. Eh, sige, subukan. So, subukan daw ang reverse. Sige. Gusto ko maano yung reverse, oh, sige. Naka-aircon. Yan, naka-aircon ng todo, naka-reverse. Nangangarag daw. Wala pa, mamaya na siguro. Ayaw pa mangarag eh. Sige, ayaw sige. Ayaw ganyan pa. Yan, pag ano. Sige. Ayaw mo mangarag? Ayaw mo mangarag. Ayaw niya. Sige, oh. Sige, i-reverse mo hanggang paikot para mangarag. Ayaw. Oh, takbo ulit kami, ayaw eh. Oh, takbo ulit. Uh-huh. Don? Yan. Namatayan ako. Eh, sir. Sige, namatayan daw siya. Namatayan ako. Oh, sige. Sir. Oh. Sige. Eh, ano mo para mamatayan? Ha? Ayaw? Sige. Ayaw eh. Ayaw, sige. Ganyan ayaw. Oh. Nakaharam ko sa daan. Nagpagalito ko, sir. Oh. Oh, naka-full aircon. Tapos, umiikot. Shit! Patay, aircon. Oh, namatayan. Testingin namin. Kasi wala pa rin kalaw. Eh. Wala ko naririnig ng marami. Wala pa daw siya narinig. Mamaya pa yan. Sige lang. Lang, yan. Kasi, yan. Sir, narinig sige, mo na, sir? Sige. Wala pa. Ay, hindi. May normal yan pag umiikot ka nito. Pag... Meron, sir. Ayun, narinig mo wala, sir. Wala yun. Basta ang tinitingnan ko yan, yung idling yan. Ako, yun, sir eh. Sige, mamamatayan ka niyan kung mamamatayan ka. Ayan. Okay. Oh, ano, reverse ulit. So, preno ulit. Preno ulit. Sawa kami dito, kaka-test drive. Wala naman traffic dito eh. Hindi nga sir, wala naman siya ang dito. Okay. So, dito na kami magre-reverse. Yan. Re-reverse namin hanggang ano, yan, ikot. Okay. Mahirapan. Yan, yung mga, yung reverse na mahirap. Sige. Sige. Naririnig yung tunog, sir? Normal yan. Yung normal ganyan. Yun? Oo, normal. Oo, normal yan. Hindi yan... Okay. Yan, normal yan, siyempre. Yan, normal yan. Wala nga akong naririnig. Ha? Wala akong naririnig. Normal yung ganyan. Wag, alam ko ang kalabog nito. Pag naka-aircon, malakas yan. Dududududug. Wala nga, sir. Kasi lalo pag nare-reverse ako yun, tapos mahihirapan ako. Tsaka mahirap talaga i-reverse yan. Pag nanginig na siya. Pag nag-ikot ka ng manibela, nag-apa ka ng preno, nagre-reverse ka, naka-aircon ka, pagka nagpumalya yan, mahirap yan. Rinig mo yung tambotso nun. Yun nga. Bok, gaganon yun. Bukod pa rito. Mangangarag. Yun. Yung kalabot yun. Yung pag umiikot ka ng ganyan, yung pumihit ka ng todo. Yung nakikita mo yun, sir, mahirap na yan. Oh, normal lang yan, oo. Ito, mahirapan na ka dito. Oo, mahirapan ka. Pero doon, naririnig ko, ngayon. Kaya, inaano ko kasi.
Tsaka mamamatayan ganun. Yun na nga, ganun sila ang nangyari. Namatay yung sabi ko, hindi ako nag-aircon talaga pag ganun. Dapat so, maramdaman natin na mamamatayan. Yun. Wala ba? Wala, bakit wala ganun? Pa, eh. At nahihiya na naman tong baby ko eh. Baby na ako, maayos ka ha. Takbo ulit. Takbo ulit kami. Te-testing ulit namin. Oh, tagal mawala nito. Hindi pa namamatayan. Kanina pa kami. Pero maayos ka. Pero, ayun ah. Malilate na yata ako ng uwi. Mas 4 na. Media. Saan ko mauwi, sir? Sa Cavite. Ay, Cavite ka ba ba? Akala ko parang niya. Yung ganyan tunog ko, maganda yan. Healthy ang makina at naka-transmission o pag ganyan ang ugong. Pero pag permis yan, oh, kahit na yan, nakaganyan ka, ugong pa rin. Ayun. Ayun. Wala. Walang bagsak. Permis, naka-aircon, malakas ang ano. Wala, nahihiya itong baby ko talaga. Ayan na, uwi na. Uwi na. Alright, so pauwi na kami mga sir. Tapos na, siguro yung test drive namin. Ayaw naman tayo, ayaw pa rin ano, sakto. Kasi kahit napaka namin, okay naman. So uwi na kami. Okay na to. Okay. Sir, last part, iscan ko lang muna siya. Wala na po siya pull cut. Yan, hindi na siya bumalik. Ito na yung last part. Yan. Yung day gets. Yan. 2007, 1.4. Dual overhead cam. Yan po. No pull cut na siya. Kanina may mga pull cut yan. Apat. Ngayon wala na. Alright. Ayun o. No, wala nang pula. Okay. So uwi na kami. Right. Good reading na siya mga sir. Normal. So nakauwi na kami mga sir. Nagsawa din kami. Ayan, lumiko. Okay, tingnan namin. So yung idling niya, ganun pa rin. Permis kami dyan. Naka-aircon kami ng 3. Hindi ka mukha kanina. Napagbukas ko ng makina, wala pang aircon. 1-1 ka agad. Tapos tumaas siya ng 1-8. Tapos bumaba ng 1-1. Noong naka-aircon ako, bumagsak ng 600. Pero ngayon, nakagitna na po yan. Okay, binalik ko na sa tamang idling yan. Yan ay galing na sa full PMS. Tapos naka-tune up na rin po siya. Tune up na po ito. Yun po ginawa dito. Marami na. Nilinis na po lahat nung nag-cleaning na po ng kung ano-anong cleaning doon. Pero ganun pa rin. So kaya napunta sa atin. So ito na po siya ngayon. So ayan. Malamig ang aircon. Parang Switzerland. Naka-tris yan ang aircon. Naka-AC. Yan po mga sir. Naka-gitna lang. Kahit umaatras yung ambient. Walang galaw. Smooth. Alright. So kanina kung makita nyo yung first part ng video, so taas talaga. Tapos manginginig yun. Pag binok sa aircon, bumabagsak. Okay. Kasi ganyan talaga sir. Doon pa ganyan, lang sir. Doon pa lang. Pag reverse natin na yan, nakakita tayo, parang yung pero ngayon, walang narinig. Sige, okay lang yun. Yan o. Yung malakas yun. Malakas yun doon. Doon o. Yan. Tapos abante tayo dito. Kaya takot na takot na ako niya. Okay, so... Alright, so automatic works. Maraming salamat. Tuloy-tuloy na pag-like, subscribe, pag-comment. Hyundai Getz pala to, automatic transmission. Thank you.